December 14, 2019, nakaharap ni Terence Bud Crawford ang dating undefeated from Lithuania na binansagang Mean Machine at yun nga po yung walang iba kundi si Egidius Kabalioskas. Sa round 3 ng nasabing laban ay nagkaroon ng debate ang mga boxing fans dahil makikita rito ang mga amigos na for the first time nakatikim ng knockdown si Terence Crawford. Kind of wrap your brain around that and make oh! Oh! Kabalioskas comes forward! Pero sa kasamaang palad, hindi ito tinawagan na knockdown ng referee. Pero ayon sa mga commentators, malinaw pa sa sikat ng araw na knockdown dapat yon. Ang knockdown po kasi mga amigos, hindi po pinag-uusapan dito kung nasaktan ka o nahilo. As long na kumonekta yung suntok sa'yo at ikaw ay natumba, napaluhod, bumagsak o ano paman, yan po ay dapat tawagan ng knockdown. Pero fast forward tayo sa 2023, Egidius Kabalioskas humihingi ng rematch ngayon kay Terence Crawford, wika niya sa kanyang social media. After fighting me, Terence Bud Crawford didn't have more real opposition in the ring. All those so-called top welterweights was just a walk in the park. Hashtag rematch. So parang ang ibig pong sabihin nitong si Mean Machine mga amigos, eh mas maganda pa ang naging performance niya kumpara kay Errol the Truth Spence at Sean Porter. Sa ngayon, wala pa pong sagot si Terence Crawford sa hamon ni Mean Machine Kabalioskas. Sa iba pang balita mga amigos, ayon naman kay Salvador Rodriguez ng Chaba ESPN. Emmanuel Navarrete is reportedly now in advanced talks to defend his WBO Super Featherweight World Title versus Robson Conceição on the Shakur Stevenson versus Edwin De Los Santos undercard November 16 in Vegas. Tapos may balita rin po ngayon mga amigos na itong si Emmanuel Baquero Navarrete ay nag-request po sa WBO na gawin siyang Super Champion. At naniniwala ang kapo ni Navarrete na karapat dapat siyang tawaging Super Champion dahil 3 Division WBO World Champion na po itong si Baquero Navarrete. At ang mga benepisyo nga po ng pagiging Super Champion ay flexibility sa mga mandatory title defense at ang pagiging automatic challenger sa mas mababang division o mas mataas. Ibig sabihin po mga amigos, ngayon nasa junior lightweight itong si Emmanuel Baquero Navarrete. Kung mapagbibigyan po siya ng WBO na gawing super champion, sakaling umakyat po itong si Baquero Navarrete sa lightweight division, eh pwede siya maging automatic challenger ni Devin the Dream Haney. O kaya naman lumaban para sa vacant title sakaling mapagdesisyon na ni Devin Haney na bakantehin na ang WBO World Lightweight title niya. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang mabunot na kalaban, di ka